What's up, guys? So I know it's been a while since my last upload. So yung last upload natin took 5 days to 7 days na since nung in-upload ko yun. So I'm so sorry for that. Again, I'm not making a promise na makakapag-upload ako time to time or every day 5 days a week. So hindi naman kaya, no. So again, kung may mga tao sa or may mga ilan man sa inyo naghahanap ng mga videos ko, okay, during Saturday and Sunday, I'm so sorry, bihira ako makakapag-upload ng Saturday, Sunday since gusto ko gumagawa ako ng video during Monday to Friday para gumagana yung mga charts ninyo. Okay? So again, welcome to the episode 4. Okay? So again, as I promised, I'm going to teach you kung paano ginagawa ni ICT. Kung paano mas magiging malinaw lahat sa inyo or paano magiging mas identical as much as possible yung ginagawa ni ICT sa ginagawa ninyo sa mga charts ninyo. Okay? So, I will clear everything. I will clear the cloud na meron kayo dyan sa mga utak ninyo ngayon or sa mga iniisip nyo ngayon. Ayoko na maging clouded kayo. Okay, ayoko nang na-overwhelm kayo sa mga charts ninyo. Baka kasi isipin ninyo, ako, baka hindi ako maging katulad niya, baka hindi maging okay, or baka mamaya mo, mali yung ginagawa ko. Okay? Again, tandaan nyo yung sinabi ko noon way back before pa. Kung tama, or kung alam mo, sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, makikita mo naman kaagad eh. Kung mali ka, same exacting, makikita mo din kaagad. Okay? Makikita mo din kaagad. So actually, nung episode 2, I was always reading some comments na meron sa YouTube channel natin. Binabasa ko yun palagi, okay? So don't worry. So nakikita ko yung mga comment po ninyo. Okay? So actually, may nag-comment last time, okay? Which is ito. Nag-comment siya 17 hours ago. Si, I forgot the name. Pero let's see. Ayan. So ito yung comment niya sa akin noon. No? Okay, I don't know bakit ganito. So let's see. Ayan. So ito yung comment niya, no, sa akin. So thank you so much, Sir Kim. Kung tutuusin, you could charge us easily $100 for this mentorship, but you did it. Okay? And you want us to grow, or you want to help us grow. You explained the topic so well, pati yung mga tanong ko sa isip ko na parang nababasa mo kasi kiniklear mo agad. Okay? I'm rewatching your mentorship kasi I feel like nalulos ako sa pinaka basic fundamentals na at the same time, okay, pinakamahalaga sa trading, the reason why I'm not confident sa trade ko. Okay, thank you so much. I know how much effort you always put to educate us, time consuming ang pag-notes and all, you still do it for us, you're a great mentor. So and again, I appreciate you, kung sino ka man, kung nasan ka man, I really do appreciate your comment. Okay, so I really like that one. Okay, but again, I'm not trying to say na magaling ako, okay? I am not saying na ako yung pinaka the best teacher para sa inyo. Okay, I am not. I am the worst, okay? Ako yung pinaka worst. So sorry kayo, wala kayong choice, okay? But anyways, since ako lang yung maraming time para makapagturo sa inyo ng ganito nang libre, I will do it for you for free, okay? As much as possible, I promise you na bibigyan ko kayo ng isang mentorship program dito sa YouTube na iiwan ko sa inyo for free. And guess what? For now, siguro makikita nyo yan. Merong mga, for sure, makikita nyo. Merong mga 100 views, 200 views, 500 to 1,000 views. Again, yan yung first year na itong mga videos na yan. And guess what? I cannot wait na soon enough. Okay, I cannot wait na soon darating yung time na aabot nyo ng thousands of views. Pero you came in first. Mga nauna kayo. And guess what? The time na hahanapin nila ako, the more na hahanapin nila kayo, or the time na lalapit sila sa atin, guess what, hindi na ako nagtuturo nun. Okay? And guess what, kung may magtatanong kung magkano yung mentorship natin, again, you're in it right now, it's for free. You're watching it right now, it's for free. Okay? It's for free. And again, everything I put here, you can check it on your live charts. I'm not showing you replay charts. Okay? I will not show you replay charts. I will show you the live charts. And guess what? Ikaw bahala kung gusto mo i-monitor yun, kung tama ba or mali. It's up to you. Okay? Go back to the episode 1. Yung mga pinoint out ko doon, notice that one or check that one out.
Okay? So again, that's why you notice hindi ako nag-aalalangan dito kay Bitcoin. Okay? That's why hindi ako kinakambahan. Okay? Wala akong magagawa kung tataas siya ng 29 to 30k. I don't care. Basta ang sa akin, alam ko gagawin 'yan. Okay? I know what it will do. Okay? I know kung anong gagawin 'yan in the near 2 to 3 months from now or even week or even year from now. Okay? But again, I'm not here to judge your technical analysis. Okay? Hindi ako ganoon. So, sa akin, gigisingin ko lang kayo kung ano yung mga nararapat. Okay? Naintindihan? So, yun lang. So, again, I'm not making a promise na makagawa ko ng mga videos every single time na meron tayo Saturday and Sunday. Pero, I'm going to try to upload Monday to Friday. Okay? It could be two videos, three videos, one video per week. I don't know. Pero, again, as much as possible, ito try ko mag-create ng video 2 to 3 times per week. Okay? So, it could be Monday, Wednesday, or Friday. Okay? So, yun lang naman. Okay. Now, let's move on. Now, every time na nag-charge si ICT, ano mga napapansin ninyo? Okay? Every time na nag-charge si ICT, ano napapansin ninyo? Now, i-hide natin to. I'm sorry. There you go. Hide. Every time na nag-upload si ICT, ano nakikita ninyo? This one. There you go. Every time na nag-upload si ICT or every time na may tweet yan or whatsoever, may no or may live stream siya, ito lagi ang pinaka mapapansin ninyo. Okay? Ito ang pinakaunang mapapansin ninyo. Meron siyang buy side, meron siyang sell side. Okay? So now, bakit ang linaw-linaw pag si ICT ang tumitingin, pero bakit pag ako ang labo-labo? Diba? Bakit pag si ICT nga ang linaw, pero pag ako ang labo, hindi ko makita, hindi ko ma-gets yung point niya. Okay? Bakit kamo? Okay? So, wait for a second. Hahanapin ko lang yon para naman magkaroon kayo ng insight or, you know, idea kung paano to. Okay? So now, isa to sa mga example ni ICT. Yan. Sell side liquidity. Okay? So, but parang ang linaw nga, no? Pag si ICT yung tumitingin, pero ba't pag ako ang labo, hindi ko makita ng maigi kung paano niya tinitrade or paano niya ititrade or ano ba yung point of view ni ICT ngayon? Kasi hindi ko naman siya masachambahan na live siya ngayon, di ba? Hindi ko masachambahan. Pero bakit ganito? Naintindihan? So now, hindi nyo kailangan magbasa ng mga comment section dito para lang malaman yun. Again, guys, if you're checking the comment section ni ICT, like he said, you're cheating. You're cheating yourself. Okay? Hindi mo kailangan tumingin sa mga comment section na yan. Practice that one. Okay? Ang kailangan mo, intindihin kung anong nakikita mo sa chart niya, ano yung ways niya, paano i-position, paano siya nagpo-position. We call this one as a mohawk. No opening candle serves as what? Change in state of deliberation for the price to go massively downside. Push the price lower, not higher, lower. Okay? So, yun yung pagkakaintindi ko dyan. Now, para maging malinaw lahat para sa inyo, okay? I will make it clear. Pinaka-basic, pinaka-madaling paraan, and guess what? It will remove fear. It will remove your fear in the market. Believe me, it will. To do that, guys, I want you to move on to 15 minutes time frame every single day. Every single you open your fucking chart, go to 15 minutes time frame. Naintindihan? Go to 15 minutes time frame. And look for buy side and sell. Pinakamalapit, not malayo, pinakamalapit na buy side and sell side liquidity. Naintindihan? So now, let's remove everything. Now, go to 15 minutes time frame. And now, let's open that one chart. Okay? There you go. This is GBP-USD. Tama ba? O, tama. This is GBP-USD. Now, ano yung sabi ko sa inyo? Look for buy side and sell side. Kung sa tingin mo, syempre ako, pataas na ng pataas tong market na to sa 15 minutes chart, wala akong visibility or wala akong visible na makita na pinaka pwede niyang kuhanin pa sa taas. So now, into that zone,
anong gagawin mo? Are you aiming for this sales side? Are you aiming for this? Yun yung pinaka number one question na pumapasok sa inyo. O nga no, I mean, o nga no, saan ba ako maglalagay? Ito ba? Ito? Ito? Ito ba? Or ito pinaka dulo? Okay? Ito? Ito ba? No. Okay? Kaya kayo nalilito kasi kung ano-anong pinaglalagay yung sell side and buy side. Hanapin nyo lang yung pinaka lower objective or low hanging fruit. Naintindihan? Na pwedeng makuha ng market. Now, in that case, ito yun. There you go. Now, kung may mas malapit pa dyan, right, katulad nito, do it. Now, malino na ba lahat para sa inyo? Sir Kim, madugulo pa rin. Oh, magulo pa. Now, this is 15 minutes chart. Now, lagay mo kung anong oras ka magte-trade. Let's say, magte-trade ka ng, I don't know, anong oras mo gusto mag-trade. Okay? Possible, magte-trade ka mga alas 7. Okay, let's say, for example, 7. There you go. Ha? Hindi pa na nakalagay, sorry. So, let's say, for example, 7. Ayan. Okay? 7 to what? 7 to 8:30. Random. Ano ba yung 7 to 8:30, Sir Kim? Soon, malalaman nyo ibig sabihin ng kung ano meron dyan sa 7 o'clock to 8:30 na yan. Pero, yeah, hindi pa naman ngayon. Okay lang naman kahit ninyo malaman. Okay? Now, ano ba sa tingin nyo gagawin ng market papunta dito sa oras na to? Okay? Yan yung kailangan yung imaginein. Every single day, every single time na niche-check kayo ng chart, hanapin yung 15 minutes time frame. It removes the cloud. It removes the anxiety na meron kayo as a trader na, oh shit, ang hirap. Paano ba ito niche-check? Ano ba titignan ko? Again guys, hindi ibig sabihin na nag-check kayo ng 15 minutes chart. Ito yung tatargetin niya ngayong gabi. Hindi po ganun yun. Naintindihan nyo? Hindi ganun yun. Hindi ibig sabihin na may liquidity ka dito, ito yung tatargetin niya ngayong gabi. Again, 15 minutes time frame yun, oh. Sobra naman yun. Sa lower time frame ka mag-expect ng garo, wag dito. So ako, ang sa akin, itong dalawa i-take note mo. There you go. Buy side and sell side. And believe me, okay, hindi niya kukunin itong dalawang sell side na to, not until pumasok ang New York session. Ulitin ko. Hindi makukuha tong dalawang sell side liquidity na to not until pumasok ang AM session ng New York session or PM session ng New York session. Ulitin ko, just to be clear. Hindi kukunin tong dalawang sell side na to not until pumasok ang New York session. Same exact thing with the buy side. Sir Kim, nakalimutan mong buy side? No, hindi ko nakalimutan. Ang sa akin, mas prioritize ko ang sell side ngayon since dalawa yung nasa sell side halos sa kabila, wala akong makita ang pinakamalapit na vicinity to do that. Possible nasa higher time frame, yes. Ba? Okay? Pero dito, I do have a buy side. No, I do have a sell side. Now, yun na yun, Sir Kim? No. So, since nakuha mo na yung 15 minutes time frame na sinasabi ko sa'yo, now, it will be a good time for you to move on what? I don't know. 5 minutes time frame mo, papunta ng 1 minute, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute time frame, papunta ng 1 minute hanggang seconds, kung ano man meron ka dyan. And now, there you go. Malinaw lahat para sa'yo na it will try to aim this liquidity here first, later tonight. It could do this, pump up, fair value gap, push the price higher papunta sa buy side. Or, it could do this. Aim for lower, fair value gap, aim for lower. Now, natatandaan niyo pa yung sinabi ko way back before, when is the best time for me to buy? When is the best time for me to short? Again, the best time for you to long the market after makapag-take ng sell side liquidity. Ang best time for you to short the market kapag nakapag-take on ng buy side liquidity. Again, don't take my word out of context. You need the basic
price action to do that. Paano? I don't know. Maybe a good change of character. Maybe a market shift. Maybe a fair value gap. Maybe a breaker block. There you go. There you have it. Now, malinaw na lahat para sa inyo. Go to 15-minute chart. Yan ang i-aim yan ngayong araw. Okay? Eh, Sir Kim, what if i-aim nyo to? Oh my God, thank you. Thankful ako dun. Pero again, this is my lower objective for today. I would not expect higher momentum na ganyan kung wala namang news. Eh, ano bang araw ngayon? October 11, PPI. So again, I might expect that the price will tend to do on these lows. Dito lang talaga ako. Okay? I want to see the price reach this sell side liquidity here and this buy side. It depends kung ano mauuna sa dalawa. Naintindihan? Ganun lang. Eh, Sir Kim, Forex to eh. What if itry mo to sa Nasdaq or ES? Okay, let's do that. There you go. New tab. Go. Let's go here. Go to 15 minutes time frame. Very random. Very random. This is what I plotted last week. Now, go to your 15 minutes chart. Again, di mo kailangan tumingin dito. Dito ka tumingin. Easy ka lang. Dito ka lang. Okay? Now, kikilabutan kayong lahat. What if I told you later tonight, I want to see this equal lows to be liquidated. I want that one to be pierced. Gusto ko bumaba yung pressure dyan. Sell side to. And now, I do have some buy side liquidity here. And now, siguro bonus na tong sell side dito. Pero I want to see this one. Another sell side here. Now, anong meron dito sa between itong dalawang zones na to? NWOB. Okay? Again, di ko kayo tuturuan muna nyan. Okay? Ayoko magkaroon tayo ng overwhelming. Ayoko ma-overwhelm kayo sa mga nakikita nyo sa chart. Sa akin, take a look at this one. This is your buy side. This is your sell side. Sir Kim, how about this one? That will be your in your intermediate low for sell side. Intindihan? There you go. There you have it. Ano meron mamaya? We do have core PPI and FOMC meeting minutes mamayang 2 a.m. After nyan, tomorrow, Thursday, we have CPI. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong meron sa CPI, it's a drugs. Naka-drugs na news. Or naka-drugs na candlestick. It will plummet upside or downside. It depends kung saan yung direction na gusto niyong puntahan. Okay? And no one will be safe. Okay? No stop loss will be safe. Naintindihan? No stop loss will be safe. There you go. Now, let's go to e-mini S&P. Random? Parehas? Now, mas luminaw ba yung chart ninyo ngayon? Mas luminaw ba siya? Hopefully, yes. Now, I'm aiming for this sell side tonight. Okay? Gusto ko makuha tong lows na to tonight. Pwede din tong highs. Okay? Gusto ko at least pumunta yan dito and aim for lower. Kasi I believe magkakaroon tayo ng rebalance dito. I believe magre-respect yan. And prior to the news, FOMC will try to aim these lows. Check that one out. Now, let's try to see Bitcoin. Sir Kim, are you charting to Bitcoin? Now, take a look. Mm-hmm.
kahit anong chart mo dito, hindi siya gagana. Bakit? Kung anong gagawin ng ES, Nasdaq, gagawin niya. Even though maglagay ako dito ng buy side, equal high for buy side, hindi niya i-respect yan. Okay? He will do everything na kung anong gagawin nito. Naintindihan? Hindi kayo naniniwala? Check that one out later tonight para makita ninyo. Okay? I will try to upload this one soon as possible para naman mabantayan nyo siya real time, real chart. There you have it. Ulitin ko lang. Pag bukas nyo ng umaga ng chart ninyo, pag nagising kayo ng anong oras, gusto nyo mag-chart, well, let's say for example, let's go to Euro, USD. Now, go to your 15 minutes chart. That's it. Now, look for sell side. Buy side, sell side. You have it here. Sell side. You do have a buy side. You have a sell side. Now, move to lower time frame pag oras na mismo ng iyong trading. Punta ka na ng 1 minute chart and dari sa tayo na maghahanap ka na ng entry mo. Oh my God, ang linaw! See? Eh di mas malinaw lahat para sa iyo. There you go. Did I just explain that in just 20 minutes? I hope so. There you go. Until next time. Be safe.